Amigas and amigos, isang bagay po na maganda kung ikaw ay makarating dito sa US, mga amigas and amigos, ay magagawa mo ang mga hindi mo dating nagagawa, kagaya po ng pagbibake. Diba? Sa Pilipinas, umaasa lang tayong bumili ng tinapay sa mall, sa bakery. Pero pag nandito po kasi kayo sa US, gustuhin nyo po talagang magbake dahil... Ewan ko lang sa iba ha, para sa akin kasi walang lasa ang kanilang tinapay, hindi ko talaga gusto. Kaya mabuting mag-aral na rin. Madali lang naman, 'di ba? Na matutong mag-bake kasi isang magandang ano rin na pag nandito ka sa US ay pag nagre-rent ka ng bahay, kasama na yung oven na lutuan, kasama na yun. Tapos ang refrigerator nila napakalaki, at dito sa inupahan namin ay dalawang kwarto lang siya sa halagang $750, at meron ka pang mga utilities na babayaran, internet, gas, at saka electricity. So, gustuhin mo talagang mag-bake kasi nga po, ang laki-laki ng oven nila. At sa iba ring mga paupahan, sa amin dito wala po. Meron ding mga dryer, washer. Kaya napakagaan lang po talaga dito sa America. Pero kami po, wala po kaming dryer and washer na install dito sa bahay. Kaya pumupunta po kami ng laundromat para maglaba. So, mga amigas and amigos, papakita ko po sa inyo ang aking... banana bread. Gagawa ako ng banana bread at sana ay sundan niyo rin ako. Ito na po. Ang akin pong mga ingredients ay tatlong saging. Medyo hinog na siya. Mas masarap po siya pag hinog na hinog. So, tatlong saging. Tapos, meron akong 1 1/4 cup of flour. Meron akong 1/2 of cooking oil. I use the vegetable cooking oil. At meron akong 2 itlog. At brown sugar ang ginamit ko. Dahil wala po akong white sugar at this time. At meron din po akong 1 dakot lang na raisins. Kasi hindi ako gaano masyado sa raisins. At ito pang pinakamaliit dyan ay asin po yan. So ang ginamit kong asin is 1/2 teaspoon lang po. At kukuha po ako mamaya nito ng baking powder ng 1/2 teaspoon lang din po. So, guys, magsisimula na po tayo. Ang una natin gagawin ay i-smash muna natin ang saging. Okay? There you go. Okay, mga amigas and amigos. Yun, babalatan ko na po ang saging dahil i-smash ko po siya. Tatlong saging po, medium size po ang kinuha ko. So, pag siguro malaki ang saging nyo, ay, kahit 2 pwede na po siya. So, ayan. Napakadali lang siyang gawin. Nagawa ko na to siya ng ilang beses pero hindi ako nagvi-video kasi nga po wala sa mood. So, ngayon. Okay, guys. So, smash lang po natin siya. Durug-durugin baga. So, durugin lang natin yung ating saging. Mas maganda kung talagang hinog na hinog. Super hinog siya. Yung overripe na saging. Pero, ayaw kong maghintay ng ilang araw pa para mag-overripe ang saging. Kaya, tinudas ko na siya. Okay. Sige lang kung hindi siya gaano hinog. Mabango ang saging na yan. So, okay. Ismash lang natin to siya. Hanggang sa medyo durog na po siya. At ang kasunod natin gagawin ay pagsamasamahin natin ang mga ang tawag nun? Yung mga tuyo, anong tawag sa tuyo? Dry? Yes. Yung mga dry ingredients kagaya ng flour, at sugar, raisins. Pero ismash ko muna ito, ha? Sige. Next, mga amigos and amigas, I smash already the 3 bananas. So, what's the next step is to beat the 2 eggs. So, 2 itlog ang gagamitin ko. Ayan po. Masamahin natin yung mga
liquid na mga ingredients. So, yan, liquid na siya kasi. Yan, pagsamasamahin natin yan. Tapos, paghalo-haloin natin ulit. Para mag-mix ang itlog at saka si banana. So, ayan po. At guys, dahil nga pagsamasamahin natin ang mga liquid ingredients, isabay ko na rito yung mantika. Kalahating cup ng mantika. So, ayan. Sana pala yung malalim ang ginamit ko. Ay, naku Lord. Okay. So, pagsamasamahin ang mantika. Ayan, tatlong ano yan. Saging. Na tatlong piraso. Dalawang itlog. At 1/2 cup na vegetable oil. Ginamot ko ang vegetable oil. Ginamot. Ginamit. Sabi ko, ginamit ko ay may sakit. Vegetable. Ang ginamit kong okay. Itulog ko. Okay, game. So, guys, ayan. Halo na po siya. Yan, haloin, haloin pa, haloin pa, haloin pa. Okay na yan. Okay. Mga amigas, nahalo ko na po siya. Ganyan lang po. Pwede na. At ngayon, pagsamasamahin natin naman ang mga dry ingredients kagaya ng flour. So, sa sinabi ko po, ang aking flour ay 1 1/2 cup. So, ayan. Diyan lang muna ikaw. Diyan lang muna ikaw. 1 1/2 cup of flour. Flour din yan? Mm-hmm. Tapos, pagsamasamahin pa natin. Sugar, brown sugar ang ginamit ko. So, pagsamasamahin natin. Ayan. At ito naman po yung cute nating asin. 1/2 teaspoon ng asin. At kukuha rin po ako ng 1/2 teaspoon ng baking powder. Ito po ay sobra ko po dati. Ayan. At ang kasunod naman po ay ang ating raisins. So, ito ang raisins. Isang dakot lang kinuha ko kasi hindi ako gaano mahilig sa raisins. Paglutong raisins. At halo-haloin lang ito, mga amigos and amigas. Mga amigas and amigos, siguraduhin naka-mix ng mabuti ang ating dry ingredients. At siya nga pala, habang ginagawa ko po ito, pinipreheat ko na po ang oven into 350 degrees. So, yan. Para pag tumunog yan maya-maya konti, ready na natin siyang ilagay sa loob ng oven. So, ayan. Halo-halo muna. Halo-halo muna. At pagkatapos itong haluin, ilagay na naman natin yung ating itlog, saging, at saka yung cooking oil. At tuloy-tuloy lang po na paghahalo. Okay? At ngayon po, nahalo ko na po itong mga dry ingredients. Ngayon, ilalagay ko na ang ating liquid ingredients. Ayan. Para pagsamasamahin na natin lahat at i-mix lang natin din ulit. Okay, at saka ngayon, mga amigos and amigas, yan. Gamit lang ng kutsara, halo-haloin lang natin ang lahat sa mga ingredients. See? Para po pantay siya. Yan, halo-halo lang, halo-halo lang. At sana po masarap ang kalalabasan talaga mamaya. Kasi, pero dati naman nagawa ko na ito. Masarap talaga siya. Without parang pasas. Galing. Oh yeah. Nung ginawa ko pala, without pasas yun, without raisins. But this time, I have raisins this time. So, sana yummy-yummy. Amigos and amigas, nahalo ko na po siyang mabuti. Ngayon naman po, kukuha po tayo ng low pan para ilagay natin ang ating hinalong mixture ng ating banana bread. So, ito po, nilagyan, pinahiran ko lang po siya ng cooking oil, vegetable oil, I mean, at ilalagay ko na po yan para hindi siya mahirap tanggalin mamaya. So, lagay-lagay lang po dyan. At tumunog na po ang oven. Ibig sabihin, naka-preheat na po siya. So, pagkatapos ko po ilagay dito, ipapasok ko na po siya sa loob ng oven. So, it looks yummy. And it really smells good. Okay, mga amigas and amigas, batayan natin mamaya. Mga amigas and amigos, ito na po, naka-ready na po siya.
So, nilagay ko po siya sa 350 degrees. At hintayin lang po natin ng mga 45 minutes. At mag-a-alarm ako ng 45 minutes. Maging ready na siya. Mga amigos and amigas! Ang banana bread! Wow! Ang bango-bango talaga, mga amigos and amigas. Ayan po. Tsaka, palalamigin ko lang muna siya. At ilalagay ko siya sa ref. Para medyo tumigas. Tsaka, kakainin ko na ito bukas. At ililipat ko lang po siya dito. Mga amigas and amigas. Bango. Bango talaga. Okay. Ingat, careful. So, wait a minute. Kasi parang mainit ha. So, ito lang muna. Lalapag ko po siya dito. Sa... Oh! Wow! Wow, that's so niya. Perfect. Ang bilis niya. Guys, may parchment tumalon. Paper po yan. Ang bulas niyang tumalon. So, palalamigin ko lang muna siya. Nilagay ko siya dito sa, ang tawag parchment? Dito? Sa wax paper. Oops, sorry. Tapos, palalamigin ko siya mamayang konti. Ayan, tulak ko siya dito. See? Tapos, slicing ko siya pag medyo lumunok na. Oh, see? Woo! Wow, cute ng banana bread. Perfect!